Halaga kasi ako. Alam niyo ang Bible, the Bible, i-open muna natin if you're ready na. Okay, open your Bible in the book of Matthew muna. Matthew chapter 18. Okay? 18 hanggang 23. Kung nandyan na. If you can write down something, please write something. Verse number 18, mag-umpisa. Okay? But marami tayong verses na pupuntahan. Now, the birth of Jesus was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all these things was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted is God with us. I want you to jump chapter Luke, okay? Dun sa Luke chapter, okay? Chapter 2 and verse number 7, mag-umpisa. Luke 2, verse number 7. Okay? Andiyan na. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came unto them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger. And suddenly there was with angel a multitude of the heavenly host praising God, saying, Glory to God in the highest on earth, peace, goodwill to all men, toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us go now into Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered of those things which told them by the shepherd. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin tayo, Panginoon, i-bless nyo po ang aming pag-aaralan ngayon tungkol kung ano talaga ang totoong Kapaskuhan. Nawa may mga katotohanan kang ituturo sa inyong mga anak na nandito. At Lord, maunawaan namin upang amin pong ma-celebrate, amin pong maisagawa ng ayon sa inyong kaluwalhatian at hindi ayon sa pananaw ng mundo at sa mga ginagawa ng mundo. I-bless nyo po kami at kayo po ang maluwalhati, kayo po ang may maitaas
at kayo po ang siyang magbigay ng wisdom and understanding for all of us ngayong gabing ito. Kiniklaim namin ang tagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. Okay? Ang sabi ng ating text na binasa, mga kapatid, sa Matthew man o sa Luke, na ang sabi diyan, doon muna sa verse number 23, ang sabi doon, "Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. They shall call his name Emmanuel," which is being interpreted is God with us. Diro mo? Okay, dito pa lang. Masisira na ang paniniwala na ang ating Panginoon ay tao lang. Okay? Diyan ay sabi, ang Diyos suma sa atin. Okay? Ibig sabihin, okay, na ang ating pananampalataya ay totoo at tama. Now, ang mga relihiyon at ang mga tao sa mundo may iba't ibang paniniwala at konsepto sa Kapaskuhan. And open times, ang mga Kristiyano ay nalinlang din dito, hindi naintindihan. Kumukuha na lang tayo ng ating mga paniniwala dahil sa kinagisnan na. And usually, dyan nakabase sa kinagisnan ng mga tao. Hindi na sa Bible. That's why may Bible tayo, mga kapatid. Dahil through the Bible, ikinokorek niya ang mga mali na mga konsepto at paniniwala na mga sabi-sabi ng tradisyon, sabi-sabi ng relihiyon. Amen? Amen? Kaya may mga Baptist naman, laban sa Christmas, ayaw nilang mag-practice. Kasi marami nga namang mali. Okay? Pero, ang atin naman, ang Christmas sa atin is personal preference, hindi doktrina, ha? Ang iba kasi kinukuhang doktrina eh. Okay? Ako, nirerespeto ko yung mga kapastoran eh, hindi nagpa-practice ng Christmas. Okay? Pero sana, yung mga hindi nagpa-practice, huwag manghatol. Doon naman sa mga nagpa-practice because makabase lahat yan sa iyong purpose, sa iyong motibo. Amen? Okay? Ngayon, sabi ko nga eh, subukan nyo. Alam naman natin, agree naman tayo lahat na si Kristo ipinanganak. Hindi naman tayo naniniwala December 25. Amen? Amen? Maling konsepto yung December 25 na yan, ha? Tatandaan nyo. Okay? Pero, subukan mong i-celebrate yung Christmas, ang birth ni Christ, ng kwan? Marso. Abril. Kung hindi ka pagtawanan ng mundo. Bakit po? Because hindi nga angkop sa pananaw nila. Pero ang pinaka-importante, we believe na si Jesus Christ ipinanganak at ang pinakahimig ng kanyang kapanganakan ang siyang dapat nating maintindihan at ating ipahayag. Amen? Amen? Okay? Ngayon mga kapatid, una, okay, sabi doon, "Thou shalt call His name Jesus." Alam na natin kanong meaning ng Jesus. Okay? "He shall save His people from their sin." Okay? Tawagin ang kanyang pangalang Jesus, na ang ibig sabihin, ang Diyos suma sa atin. Nililiwanag ng Bible yan. Ngayon mga kapatid, through the Bible, ay tuturuan tayo ng ng tamang konsepto, tamang pananaw, tamang paninindigan sa kanyang mga salita. At titingnan natin isa-isa. Amen ba? Naka-ready na kayo? The main reason why He was born in human flesh is what? He was manifested in the flesh to be able to present the salvation to men. Amen? Kaya talaga, mayroon akong sinulat eh. God, sulat nyo ito, gave a gift this Christmas. Akala nyo ha, tayo ang magbibigay sa Kanya ha. Pero alam ba ninyo, na nang Pasko at kahit anumang dapat celebration ng Pasko, iintindihin dapat natin that it was God who gave the gift for Christmas. Hindi una yung tao. Ang Diyos unang nagbigay. Alam po natin,
Pag ang Diyos nagbigay, according to the scripture, ha? Ang Diyos nagbigay ng pinaka the best among the best. When God the Father gave, tandaan nyo ha, ang giving ng Diyos, the best among the best. Agree? Amen. Ano pa? It is the most excellent gift. The best yan. Excellent yan. Walang tutumbas dyan. Ano pa? It is the one and only kind na gift. Hindi nyo pwedeng gagayahin at tularan. Bakit po? Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala nang iba. The one and only. The best, the most excellent from God. Yun ang klaseng regalo na binibigay ng Diyos na dapat maintindihan una ng tao. Amen? Kaya, hey, makinig kayong maigi. Pag Pasko, hindi ikaw ang una nagbibigay sa Diyos. Ang Diyos ay nagbigay na una sa'yo. Pinaka-the best pa yan. Amen? Nguguro kung sa atin, benefit sa atin, ako masasabi ko, what kind of gift ang ibinibigay ng Diyos pag Pasko? Sineselebrate ito. Ako po, ang nakita kong unang binibigay na regalo ng Diyos ay ang kaligtasan para sa lahat ng tao. The salvation of all mankind is the gift of God in Christmas. Amen? 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 Ano pa? The gift of eternal life, come on, is given nung Pasko. Hello? Ano ba? It is the peace and goodwill to all men. Babasa natin mamaya yan. Di ba? Peace, goodwill to all men. Biro mo, nakatanggap tayo ng kapayapaan, di kayang bilhin ng pera. At ano pa, goodwill? Ano bang goodwill sa Tagalog? Kabutihang, no? Pamumuhay? Okay? Kabutihang kinabukasan? Mambihira, mabuting kinabukasan, no? Para bagang may wish na ang Diyos sa iyo eh. Hey, bigyan kita ng kaligtasan at pagpapalaing ka kita abundantly. Bombira. Yun ang ating sinasabi. Kaya edi ka, pag ginigreet natin yung iba, ano? Merry Christmas and Happy New Year. Ngayon, mayroon na iba. Ha, Merry Christmas, Prosperous New Year. Ngayon, di ba? Bakit po? We're wishing everybody a good life. Amen? Pero saan ang galing yan? Saan nag-umpisa yan? Nag-umpisa yan sa Panginoon. Hello? Sa Kanya nang galing yan. Kaya dapat hindi natin makaligtaan. Kaya tandaan po ninyo, sa Pasko, pag Paskong dumarating, tatandaan po ninyo, ang unang nagbigay hindi tayo. Ginagaya lang natin ang example ng ating Panginoon. Amen? Ang bawat isa ba, mayroon ng kwad? Mayroon ng sobre. Happy birthday, Jesus. Sobre. Sa akin, nakatago na eh. Kasi may laman na eh. Okay. Nakatbukod na. Bakit po? Dahil maimportante ang Panginoon una eh. Amen ba? Oho. O marami akong natanggap. Marami nang natanggap eh. Pasalamat ako sa Panginoon. May bago akong suspender. Kaya nakasuot na kaagad. Dalawa. US pa galing. Sabi ko, okay na ako. Masaya na ako dito. Bakit ho? Simpleng na bagay lang. Napagmasalamat ka na eh. Bakit po? Dahil yun ang diwa. Pero hindi po pwedeng magiging panatag ka pag hindi mo inuna si Lord. Sabi mo, maganda talaga, nakabukod na. Pagkita, nakabukod ka pa lang eh. May pagpapala ng dumarating. Hello? Bakit ho? Kasi ang Diyos ang nauuna. Amen? Now, nais kong ipakita sa inyo ang mga bagay-bagay na kung saan kinakailangan maintindihan. Move. Okay? This misconception and misinterpretation of the world ay napakarampant sa maraming Kristiyano. Di din alam. We must see and read the Bible to correct it. Amen? May mga bagay-bagay ko ipapakita sa inyo na dapat ha, ayusin ninyo. Kung kayo may mga decor sa bahay, ayusin nyo, ha?
Because kung minsan sa ating decoration na kinopya lang natin sa mundo, hindi pala tama. Tingnan natin. Okay. Una, yung bilen, yung manger. Ano ang picture na makikita nyo sa manger? Nandoon si Mary, nandoon si Joseph, nandoon si Jesus, of course. Okay? Ano pa? Picture doon. Of course, may mga hayop. Sigurado namang hindi pwedeng walang hayop. Okay? Ano pa? Wala. Yan, yan ang maling conception na yan. Tingnan natin ha. Okay? Ang nandoon lang, tatandaan nyo, pag kayo nakakita ng bilen, ang nandoon lang po, nakasulat yan doon sa Luke chapter 1. 1 to 18. Ang nandoon lang po sa bilen, wala pong 3 kings doon. Ang nandoon na nagbisita lang ay mga shepherds. Yun lang dapat. Basahin natin. Luke chapter 2. It came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus na sila'y matax. Tapos, punta si Mary. Okay. Tuloy. 3. Okay. Punta si Joseph at saka si Mary. Okay. Bakit? Sige, tuloy mo pa. Tuloy mo pa. Bakit po? Out of the city of Nazareth into Judea and to the city of David, which was called Bethlehem, because he was in the house of the lineage of David. Tuloy. Okay. To be taxed with Mary, his wife, being great with child. Tuloy. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she brought forth, she should be delivered. Tapos? Okay. Nanganak na. Okay. Nasa manger na. Why? Sila sa manger dahil no room for them in there. Walang tatanggap na bahay. Tuloy. Okay. And there were in the same country shepherds. Saan yan? Labas. Wala pa sila sa manger dyan. Nandoon yung mga shepherds sa field. Tapos may nagpakita sa kanila. Ano? Angel. Okay. Move. Tingnan mo. Tuloy-tuloy. And lo, the angel of the Lord came upon them and the glory of the Lord shone round about them and they were sore afraid. Tapos may sinabi. Okay. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good tidings with great joy. Now remember, the birth of Jesus Christ was the good tidings. Anong good tidings? Anong another term ng good tidings? Good news. Pag anong another term ng good news? Gospel. Hello? Tandaan nyo ha? Good tidings of great joy which shall be for what? To whom? To all people. Sa lahat. Kaya dyan pa lang makikita ninyo na ang salvation nandyan na. Okay? Titingnan natin sa sitwasyon. Okay? So, nandoon. Tapos yung mga shepherd, nung kanila rinig yan, pumunta sila. Saan dun sa manger? Tama, hindi. Kaya, tandaan ninyo mga kapatid, pag nakakita kayo ng manger, ang nandoon lang, sila lang. Wala nang iba. Kapag nakakita kayo ng manger na mayroong 3 wise men doon, or tatlong hari, sabi nila, mali ang picture mo, ang manger mo, mali. Naunawaan, balik tayo doon. Okay? The manger, the picture is wrong. Only Joseph, Mary with the baby, and the shepherds are present. Maliban dyan, of course, ang mga hayop, wala na. Yun lang yung manger. Kaya i-correct nyo. Letter B. There was no 3 kings written in the Bible. Walang 3 kings. Basahin nyo. Ang Matthew, walang 3 kings. Ang nakasaad ay ano? Wise men, pero hindi din 3 wise men. Siguro kinuha yung konsepto doon sa gifts. Kasi tatlong gifts, iba't iba.
Naunawaan nyo? Okay. There was no three kings present. See, they are not three. Hindi po tatlo. Walang nakasulat sa Bible na tatlo. Ang iba pa nga, may pangalan pa eh. Sino yung three kings na sabi nila? Si Merchor, si Gaspar, at saka si Baltasar. Kaya pag pinanganak ng ganyang time, kaya ang aming kaibigang doktor, pangalan Gaspar eh. Bakit? Kasi ipinanganak. Pero wala pong ganyan. Religion or tradition ang nagturo sa atin. Kaya hindi po pwede na panatilihin mong nakaukit yan sa utak mo dahil mali yan. Kinukorek ng Bible. Amen? Amen? Ano pa? They were not kings, but wise men. Hindi tatlo, pero wise men. Nanawaan? Next. How many? No number. Basa. Matthew chapter 2. Doon tayo. Verse number 1. Tingnan ninyo ha. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men. Verse 1. From the east to Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen the star in the east, and we're come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered the chief priests, the scribes, and the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it written by the prophets. Okay? Verse number 6. Okay? Jump tayo. Verse 11. And when they were come into the house, pansinin nyo, ang mga wise men, hinanap, nakipagpunta kay King Herod, inalam, hindi din alam ni King. Amen? Kaya kinausap ng King, na sabi niya, pag nalaman ninyo, sabihin niyo sa akin para mag-worship din ako sa kanya. Okay. Now, 11, and when they were come into the house, pansinin nyo, hindi na manger. House na. They saw the young child, hindi na baby. Napansin nyo, young child na. Okay? With Mary his mother, and fell down and worshiped him, and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Amen? Now, napansin nyo ba? Hindi na manger dyan, tandaan nyo. Oh, marami dyan ang nagkakamali. Bakit po? Kasi akala nila sa manger nandun yung wise men. Hindi ah. House na. Okay? Now, balik tayo. How many? Walang number. Next. When the wise men arrive and see the baby, it was already in the house. Hindi na in the manger. Bakit po? Nung panahon ng wise men nagta-travel, ang tagal yan kasi wala namang sasakyang eroplano or mga kotse during that time. Ang pinaka-mabilis nilang sasakyan yan, kamelyo. Hello? So when they travel from afar, from the east, it was very far. Amen? Kaya nung madatnan nila, alam niyo ba kung ilang young child yan, kung ano na, alam ba ninyo na ang ginawa dyan, pinapatay ni, sino ba, ni Herod? Ang mga kabataan? Okay, saan? Nandyan yan. Anong verse? Matthew 2:16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof from what? 2 years old and under. Hello?
Kaya kung mula nung nag-inquire yung wise men kay Herod, doon niya binasa eh. Kaya ang pinapatay niya, hindi babies. Mga bata, anong gulang? 2 years old. Kung binilang niya kasi mula nung nag-inquire yung wise men, sabi. Kaya dito sa span na ito, lahat ng mga 2 years old pababa, pak. Bakit? Kasi tinatantya na kung nag-inquire ang wise men, nandyan na ang Savior, hindi makaalpas. At kung ang edad, young child, hindi. Hello? Nakalampas na sa babyhood, nandoon na sa child. E 2 years, 1 year, 2 years. Tama? Ang edad na ni Jesus Christ during the time. Amen? Nang ang wise men ay nag-visit. Naunawaan. Okay? So, when the wise men arrive and see the baby, it was already in the house. Next, the baby was now a young child. Okay? Meron pa? The misconception of Christmas is really a pagan deception that destroy a nation. Biro mo. Doon pa lang ang paniniwalang mali. Kumitil na ng maraming buhay. Are you with me? Nanawaan nyo ba? Ang unang Pasko, ang Paskong una, mga kapatid, ay hindi po katulad ngayon. In fact, doon sa kanila, mourning, hindi enjoyment. Tanungin ko kayo. Nung ipinanganak si Jesus Christ, nakikita ba kayong mga tao nagsaya? Wala nga tumanggap eh. Nakikita ba kayo nang nag-exchange ng gifts ang mga tao? They have bring gifts and give gifts to one another. None. Hello? Kaya napakahalaga na gagawin natin ang ating paghahandog sa Panginoon na banal kasi hindi tayo nagpa-practice katulad sa mundo. Amen? In fact, hindi makatarungan na ano, we will receive gifts and we will give gifts na wala tayong gifts sa Panginoon. Kaya importante ang ating thanksgiving offering sa Panginoon parang ginawa ng mga wise men. Hello? Amen ba? Amen? Hindi basta-basta. Deception does not come from God, but from the devil as the father of it. Because he wants Christian to just believe on it without the Bible as the basis. Kaya maraming mga Kristiyano na hindi pa rin nai-enjoy at hindi pa rin nila napagtanto na napakahalaga ng kanilang partisipasyon at sa paghahandog sa Diyos dahil ito po ang pinakabuod ng Pasko. God give first. Ang una, ang Diyos ang nagbigay. Kaya sa akin, meaningful ang pagbibigay ko. Why? Dahil una ang Diyos nagbigay ng pinakamaganda para sa akin. Ang kaligtasan ko nakasalalay doon. Okay, move tayo. Okay, do you know what Christmas teaches? It teaches the good news, the gospel, and what is the gospel? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Let me show that to you sa oras na to. Okay? Move. Una, the clothing. Tingnan mo. Ang damit ng Panginoong Hesus sa Pasko, hindi magarang damit. Hindi gamit pang party, pang sosyalan na damit. Hindi. Anong sabi sa Luke chapter 2 verse number 7? Ang sabi doon, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in what? Swaddling clothes, laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ano ang swaddling clothes? At ang sabi niyan, wrap. Alam ba ninyo, ang swaddling clothes ay damit
na ginagamit sa patay. Nakita na kayo ng mami na hindi yun po sinuot, wrap. Ang kanyang damit, sa damit pa lang nagpapahayag na ng kamatayan, mga kapatid. He was what? Oh, clothed and wrapped in swaddling clothes. Okay? What is swaddling clothes? Swaddling clothes are clothing for the burial. The clothing garment signifies death and burial. Doon pa lang, damit pa lang yan. Amen? Amen? Next. Next. The gifts. Yung gifts, tatlo. Okay? The gifts. Sabi doon, ang gift niya ay ano? Verse 11. Okay. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Now, nais ko munang tingnan ninyo. Gold siguro matanggap nyo. Ayos to, mahal. Pero yung mera, yung kamangyan, yung parang pang, amen? Bakit ganyan yung gifts? Ano ang tinuturo niyan? Tingnan ninyo. Mira. Ano yan? A gift for a martyred prophet. Signifies siya na ano? Ang mir signifies siya ng kanyang kamatayan. Kailangan niyang mamatay sa cross. Hello? Sa clothing, significant na. Sa gifts, ganun din. Tingnan natin. Sunod, frankincense. Ano yan? Kamangyan. Alam niyo ba kung ano yung kamangyan na yan? A gift for a ministering priest. Yung tao na namamatay, nilalagyan ha, ng kamangyan. Parang, yung insenso. Nilalagyan ng ganun. Bakit? For kwan po yan? For burial yun eh. Hello? Pabango, pero pabangong pangpatay. Hello? Naalala niyo si Mary? Na ang kanyang, ano, precious spikenard, binuhos. Tapos nagreklamo, bukas, pag-aral natin yan, nagreklamo si Judas, dapat sabi ni Jesus, wag niyong pipigilan. Bakit? Minsan lang yan gagawin yan. And it is for my what? Burial. Hello? Bakit ho? Ina-anticipate na eh. Sa kapagpanganakan pa lang, ina-anticipate na ang kanyang kamatayan. Why? Sabi, I will bring you good tidings. Ano yung good tidings? The gospel. Ano yung gospel? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Oh, yun ang totoong mensahe ng Pasko. Ang magandang balita na para sa lahat ng tao. Amen? May kaligtasan na. Bakit po? Ang tagapagligtas ay mamamatay, ililibing at mabuhay maguli. Okay? The frankincense, kamangyan, is a gift for a ministering priest. Ito. Pangatlo, gold, ginto. Ano yan? Is a gift for a mighty king. Resurrection na yan eh. Hello? Bakit? Naragumpay na si Jesus Christ nang ma-resurrect. Amen? Kaya yung tatlong gift na yan po, mga kapatid, it talks about the gospel pa rin. Marami hindi nakaintindi dyan. Salamat kayo, nandito kayo ngayon. Kaya gusto ko nga lahat ng mga members nandito eh. Maintindi nila na ang Pasko talking about the gospel. The gifts, the myrrh, frankincense, and gold. It talks about the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng angel sa mga shepherds, I bring you good tidings. Sabihin mo sa lahat,
This is the good news na kailangan makilala ng lahat ng tao na may tagapagligtas at pwede na silang maligtas through the Lord Jesus Christ. The gift. Next. The Christmas message is His gift. In His gift speaks of His death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. That's the gospel of good tidings for the salvation of all people in the world. At marami ang hindi naintindihan. Yung mensahe na yan ay hindi naunawaan ng mundo basta't magpakasaya lang ang karamihan. Tama, hindi. Dapat mas malalim ang pagkaintindi natin dahil naintindihan natin, it is about the good news. The gospel of the Lord wherein all people can be saved. Amen? Next. Kuha ninyo yan? Next. The lineage. Ito. Ang linya. Pati lineage, yes. Hindi po pwedeng gagawa ang Diyos ng isang ng bagay na hindi pwedeng angkop doon sa plano niya, mga kapatid. Lahat yan, magkaugnay-ugnay. May purpose lahat yan. The clothing, the place, ano pa, the people, ano pa, okay, the gifts, ito pa, the lineage of both Mary and Joseph. Luke 1 to 4. Tingnan niyo ang linya. Okay, it came to pass in those days that they went out a decree from Caesar Augustus that the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into the Judea and to the city of David, which is called Bethlehem, because he was in the house of the lineage of David. Okay? Ano ang linya? Tingnan niyo po ito. Mahalaga to. Una, Joseph was a descendant of the king. Nasa linya siya ng hari. Nasa linya siya ng dugong bughaw. Nasa linya siya. Ang kanyang lahi was in the line of kingly, royal blood. Ang lahi ni Joseph in the line of David. Kaya makita si Jesus Christ was an in the line of his father, what? David. Bakit po? Ang kanyang tatay nasa linya ng royal blood, king. Kingly line. Amen? Now, tingnan nyo. Si Mary. Tingnan nyo ang linya ni Mary. Ang descendant ni Mary was in the what? Priesthood line. Ang tatay, kingly line. Ang nanay, priesthood line. Royal line. Okay? Ito naman, sacred line. Naunawaan nyo? Bakit mahalaga ang linya, mga kapatid? Dahil dyan ipapanganak ang tagapagligtas. The kingly line move and the spiritual line was a perfect combination for the line of a descendant of the Savior to be born. Hello? Nanuwaan nyo? Yan lang ang perfect combination. Kaya biro mo, Diyos na, pumili pa ng mapanganakan dito sa lupa, kingly line at sakawat. Priestly line. Because yun lang ang qualified na line na kung saan ang Savior maipanganak. Wala nang iba. Kaya nasulat in the line of David. Bakit ganun? Kasi ini-emphasize niya na, hey, if you want to be a qualified Savior, kahit na in the flesh, dapat tama ang linya kung saan ka mailabas. Kaya ginamit si Mary,
Kaya ginamit si Joseph. Bakit po? Yun ang perfect line for the Savior to came out in the flesh. Amen? Kaya makita ninyo mga kapatid, na ang redemption natin ay hindi basta-bastang aksidente lang. Hello? Ang kaligtasan mo't kaligtasan ko, ang paging mananampalataya natin, hindi aksidental, plinano lahat ni God yan. At yan po ay nakasulat para ano? Para ipakita sa atin that we have the truth. We are in the right track. We are in the sureness of our faith. Totoo ang ating pananampalataya. Hindi tayo bulag. Hindi tayo ligaw. Hindi tayo relihiyon lang. Totoo ang ating pananampalataya na ating tinitindigan. Woo! Amen. Salamat sa Diyos. Naalaman natin ito sa magitan ng kanyang salita. Kaya sigurado tayo. Amen? Hindi sa palaran. Amen? Okay. Patapos na tayo. Next. All of these significant signs that happen in the birth of our Savior point always to the redemption and salvation of the whole world. Yan ang pinupunto. Yan ang tinuturo. Kapag nag-celebrate ng Pasko, maintindihan kaga natin pambihira, no? Salamat sa Panginoon. God gave the gift. God gave a gift this Christmas. At yan po ang kaganapan ng kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kaya bawat Pasko, dapat isorbay natin at i-enjoy natin at pasalamat tayo, may kaligtasan tayong natamo dahil yan ay ginawa ng ating Panginoon. Amen? Ha? Okay? The gospel is presented at Christ's birth. His death, His burial, and His resurrection was the hope of all men. The whole world must know this good news for good tidings, and it was our responsibility to tell it to the world about it. Amen? Ha? Huh? Mo, may awitin, nakalimutan ko lang. Ang Pasko ay sumapit, tapos tayo ay manag ng magandang ibig, ng si Kristo'y isilang. Ano sabi? May tatlong haring nagsidalaw, kalukuhan talaga? Mali. Mali yun. Nang si Kristo isilang, nung isinilang si Kristo, walang tatlong hari doon. Hindi din tatlo. At, ano sabi niya? Yun. Pero hindi tatlo. Malay niyo, ang bilang ng wise men, marami. Tatlo lang ang uri ng gift that never mentioned. Kaya alam nyo, baguhin natin. Amen? Ang unang gagawin natin ay ito. Bukas, bawat isa sa atin maghahandog ng ating alay. Why? Jesus Christ already gave us a gift. At hindi kaya nating tumbasan. Hindi kaya nating pantayan. Kaiba. Pero para po sa atin lahat yun. Alam nyo, mabibigyan ninyo ng meaning ng mabuti ang halaga ng inyong happy birthday Jesus. Pag naintindihan nyo ang kanyang ibinigay sa inyo, di nyo kayang palitan at hindi nyo kayang suklian. Ang magagawa natin, alam mo kung ano, expression lang ng ating pag-ibig na tayo ay nagiging parte at resulta ng kanyang
ipinagkaloob na kaligtasan. Let us all stand up ngayong gabi. Sana nakuhaan yung mensahe. Ha? Ituwid natin, ayusin natin. Ha? Na ang paghandog natin ng sa Kanya ay pinakamahalaga yan. That is number one of the significant of true worship in Christmas. Our birthday gift for Him. Importante yan. Hindi nyo dapat i-take lightly yan. Meron akong pastor na narinig, nagsabi, sabi niya, magulang nyo ba mahalaga sa inyo? Yes. Mga anak nyo ba mahalaga sa inyo? Yes. Binibigyan nyo ng regalo? Oo. Pastor nyo ba mahalaga sa inyo? Oo. Binibigyan na ba ng regalo? Oo. Ang Panginoon ba mahalaga sa iyo? Oo. Binibigyan mo ba ng regalo? Oo. Among those, sino dapat ang pinakamahal ang regalo? Among those, sa binibigyan natin na sino dapat ang pinakamahal? Hindi ba natin i-recognize na dapat kung may ibinibigay tayo sa ating mga loved ones na regalo, mas pinaka the best ang ibibigay natin sa Panginoon? Because siya ay nagpatunay na at nagkaloob na sa atin ng so much. It's a good evaluation. Sana huwag kayong nakarinig ngayong dito, huwag kayong magbigay ng regalo na kung saan hindi ninyo talagang pinaghandaan, na talagang inyong napagpahalagahan. Tomorrow, ipipreach ko yung mensahe na pinamagatan kong I will not offer. Nag-preach na ako nung isa nung Wednesday. An offering that cost me nothing. Sabi ni David, I will not offer any offering that does not cost me nothing. Hindi. Why? Because na-recognize niya na ang Diyos ang pinaka-number one sa lahat. Sabi ko nga nung Wednesday, pag ikaw nagbigay ng gift, na walang cost, hindi mo pinahalagahan kung sino ang binibigyan mo. Iba nagbibigay without faith or lack of faith. Huwag natin gagawin sa Panginoon yan. Kaya pinoprogram ko, tinuturo ko sa inyo ang tama dahil yun ang dapat nating damdamin, yun ang dapat nating kaisipan. Na when we give something to the Lord, ang buong pagkatao natin, ang ipagkaloob natin, kasi ang Kanya talaga ipinagkaloob sa atin ay ang Kanyang kabuuan. Para natin makamtan ang kaligtasan, mga kapatid. Consider that ngayong gabi so that we could be able to prepare tomorrow para sa ating Thanksgiving Day. Thanksgiving offering. Magawa natin yung acceptable, well-pleasing sa Kanya. I don't know kung nainawaan ninyo at anumang narinig ninyo sa mensahe ngayong gabi, but nais ko na we will be prepared by heart, by spirit tomorrow sa pagsamba natin at pag-alay natin.
Maraming churches will do that tomorrow. Kausap ko kanya si Pastor Ray. Sabi niya, Pastor, nagpe-prepared kami for our Thanksgiving bukas. Sabi ko, kami rin. Nandun ako sa Shepherd nung Friday. Sila din. Tawagan ko si Pastor Rester Rivera. Sila din. Sabi ko, pagkasabay-sabay tayo. Ibigay natin yung ating pinakapuso sa ating gagawin for tomorrow. Are you ready para bukas? Ready na ba kayo para bukas? If you want to pray, the altar is open. You come. At gusto nyo manalangin, manalangin tayo. Amang banal, dakilang Diyos, salamat po. We are so much grateful, O Lord, na naunawaan namin na ang totoong kapanganakan ninyo ay dapat talagang handugan ng so much na pasasalamat dahil, O Diyos, you gave a gift to us. At ang binibigay ninyo ay hindi basta-basta. Ang pinagkaloob nyo sa amin ay magpawalang hanggan na kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa inyong paggabay. Nawa sa aming gagawin bukas, talagang ma-appreciate namin, ma-fulfilled namin, Panginoon, ang aming heart's desire na walang iba kundi mapatuwa kayo, maalayan kayo ng karapat-dapat na alay, at hindi namin baliwalain ito katulad ng ginagawa ng marami. If we give gifts to men, much better dapat ang sa inyo. Di hama. We give gifts to our loved ones. Lord, our gift will reflect how much we love you. Kaya Panginoon, dalangin ko po, pagingdapatin mo ang bawat kapatid na nandito ngayong gabi at mapahalagahan namin ang gagawin namin bukas. I-bless nyo ang bawat isa at binabalik namin sa inyo ang lahat ng pasasalamat. Then we will anticipate again 2020 at muli hahangad kami ng pagpapala ninyo sa sunod na taon. Muli, patuloy kaming magtitiwala sa inyong pagkalinga na kung wala ang grasya ninyo, wala ang biyaya ninyo. Hindi kami makatanggap ng anumang mga pag-unlad sa buhay bawat taon. Hindi kami mabigyan ng mga pagkakataon at mga pribilehiyo, Panginoon. At hindi din kami magkaroon ng mga bagay-bagay na kung saan ipagkatiwala niyo sa amin. Kaya, O Diyos, dalangin ko na ngayong gabi, ang puso namin ay nakahanda, and it was already settled, what we are going to do tomorrow. Bless all of us. Bless this church. We give you back all the glory and the honor, for this we pray in Jesus' name. Amen.